mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dodis at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Presidential aspirants na sina dating Senador Bongbong Marcos at Senator Panfilo Lacson naghain na ng kanilang kandidatura para sa 2022 national elections. Pamunuan ng pambansang pulisya na nawagan sa mga politiko na huwag magbibigay ng permit to campaign fee sa New People's Army. Pilot face-to-face classes simula na sa November 15. 59 na mga paaralan na kasama sa pilot study, pinangalanan na ng Department of Education. COVID-19 vaccines posibleng ibigay na rin sa publiko kada taon sa hinaharap, gaya ng flu vaccine. Travel restrictions sa mga bata at matatanda, posibleng tanggalin na ayon sa Department of Tourism. Una sa ating mga balita. Naghain na ng kandidatura si dating Senator Bongbong Marcos upang tumakbong pangulo ng bansa sa susunod na taon. Maging ang tandem ni na Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III ay formal na ring isinumite ang kanilang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Halos sabay na naghain ng kandidatura ngayong araw sina dating Senator Bongbong Marcos, Senators Panfilo Lacson at Vicente Tito Soto. Kasama nila ang kani-kanilang pamilya sa paghahain ng Certificate of Candidacy upang tumakbo sa pinakamatataas na posisyon sa bansa sa 2022 national elections. Ayon kay Marcos, siya ang magsisilbing unifying leader. We unify now in the face of the COVID crisis, in the face of the economic crisis. That is what I am talking about when I say a unifying leadership. Yan ang kailangan natin ngayon. Walang kasamang running mate si Marcos. Ayon sa kanya, ang talagang plano noon ay kunin si Pangulong Rodrigo Duterte bilang running mate niya. Pero biglang umatras ang Pangulo at ipinalit si Senator Bongo na tatakbong Vice Presidente. The original plan was for us to adopt PRRD for our Vice Presidential candidate. Pero sa mga nangyari noong nakaraang Sabado, nagbago lahat ng plano. Kaya't ngayon, nagkukonsulta kami, yung partido, at siyempre lahat ng mga ating mga ibang kasamahan na kung anong dapat gawin. Sa tanong naman ng media kung payag ba siya na makatandem si Senator Go bilang kanyang Vice Presidente. Paano yun? Bong, bong, bong. Bong, ano? Bong, bong to the third power. Baka pwede rin. We'll see. Kaya nga, nagulat, siguro pati kayo, lahat naman tayo, nagulat yung mga pangyayari nung Sabado. Si Marcos ay tatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang matagal na karanasan naman sa politika at paggawa ng batas ang alok ng tambalang Lacson Soto. Ayon sa dalawa, tututukan nila ang paglaban sa korupsyon, pagsugpo sa ilegal na droga at tamang pagbalanse sa paggamit ng pondo. Kung ipagkakaloob ng Diyos na ang Lacson Soto tandem ang mapipiling mamuno, isang disiplinadong burokrasya ang pairalin, kabilang na ang maayos na paggastos ng pambansang budget upang makaabot ang biyaya at kaunlaran sa mga liblib na lugar ng bansa. If we hold the reins of the executive department, we will be able to execute it well. We know the ills, we know the solution. Balance the budget, budget reform, bring the money to the people. Enhance the fight versus illegal drugs by more emphasis on demand reduction strategy. Sa nakalipas na araw, ilan sa mga kilala na sa mundo ng politika ang nakapaghain na rin ng kandidatura sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, tulad ng tandem ni na Senator Manny Pacquiao at Congressman Lito Atienza, Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong at Senator Go. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Iba't iba ang saloobin ng ilang grupo at mga botante sa bansa sa paghahain ng kandidatura upang tumakbo bilang Pangulo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang balita ni Dante Amento. May pangamba ang National Union of People's Lawyers o NUPL sa oras na may Marcos na muling makabalik sa Malacanang. Binigyang diin ni NUPL President Attorney Edrie Ulalia na maaring lumala pa ang paglabag sa karapatang pantao at korupsyon kapag si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sunod na maupong Pangulo ng bansa, lalo na at kaalyado nito si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lalayo sa kasalukuyang administrasyon, no? Na kung saan nandyan lahat ng problema natin, no? Sa pandemya, sa korupsyon, pagpatay, sa mga human rights violations. So hindi malayo yan at baka mas malala pa. Kasi nandun yung ano eh, nandun yung mga mapalatandaan eh, na mangyayari ito at baka mas masakapoy pa. Ang grupong Isang Bayan naman ay nanawagan sa mga kabataan na huwag magpaloko sa mga pahayag ng nakababatang Marcos at pagtatangka umano nito na baguhin ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasabing nasa Golden Age ang Pilipinas noong panahon ng pamumuno ng kanyang ama. Samantala, nagtanong kami ng ilang butante kung ano ang kanilang saloobin sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo. Sabi nila, corrupt. Bakit hanggang ngayon, lahat ng mga struktura, SLEX, Mahayan, Skyway, mga project ni Marcos noon, napapanabangan natin yan. Okay naman po na tumakbo si Bongbong kasi maganda naman po naging mamamarakad ng dati niyang ama, si Ferdinand Marcos. Okay lang, nananalo sana. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang natanggap na emergency alert ng ilan nating kababayan. Ito ay dahil sa pagpupromote ng hashtag BBM 2022 na ipinalalagay mula sa supporters o kampo ni Bongbong Marcos. Umani ito ng batiko sa social media dahil kadalasang ginagamit lamang ang emergency alert sa pagpapabatid sa publiko ng mga kalamidad tulad ng lindol, mga pagbaha at iba pa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 80 aspirants para sa national positions ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa ika-anim na araw ng COC filing para sa 2022 elections. Ang ilang malalaking pangalan halos magkasabay din na naghain ng kanilang kandidatura. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, sino-sino ang mga naghain ng kanilang kandidatura? Nominee para sa 2022 national elections at maya-maya lamang ay formal lang isasara ng COMELEC ang ika-anim na araw para sa COC filing. Bernard, nasa 15 ang naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo as of 5 p.m. Isa para sa pagka-vice-presidente at 18 sa pagka-senador. Presidente at 18 sa pagka-senador. 48 naman ang naghain ng Certificates of Nomination and Acceptance o CONA para sa partnerless nominees ngayong araw. Sa kabuuan, nasa 41 na ang naghain ng kandidatura para sa pagkapangulo. Siyam para sa pagka-vice-presidente, 43 sa pagka-senador at mahigit 100 naman para sa partnerless nominees mula October 1 hanggang 6. Kanina, ilang kilalang personalidad ang naghain ng kanilang COC. Halos sabay na dumating pasado alas 11 ng umaga si dating Senador Bongbong Marcos na tatakbo sa pagkapangulo at ang tambalan ni na Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. Si dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzalez nais ding sumabak sa pagkapangulo. Aniya, napapanahon na nabaguhin ang bulok na politika sa bansa. Makakayang ipatupad kung sakali tayo ay magtagumpay, ipatutupad po natin ang modelo kung paano ang isang gobyerno ng Social Democrats ay nagpapaganda ng buhay. Kami po ay naniniwala na kinakailangan po na itaguyod po natin. Susubok din bilang presidente ang labor leader na si Kalyodi de Guzman.
Samantala, sasabak na rin sa pagkasenador ang kabibitiw lamang sa pwesto na si dating DPWH Secretary Mark Villar. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Villar sa media. Naghain rin para sa ikalawang termino si Senate Majority Leader Juan Miguel Migzubiri na tatakbong independent at si Senator Joel Villanueva. Ilang senatorial aspirants naman sa ilalim ng Lacson-Soto Tandem senatorial slate na ang naghain ng COC. Gaya ni dating Makati 1st District Representative Monsur Del Rosario at dating Quezon City Councilor Herbert Bistec Bautista. Sasabak din sa pagkasenador si Kilusang Mayo 1 Chairperson Bong Labog. May mga independent candidates din na nais sumubok na makapasok sa Senado gaya ni Carmen Zubiaga. Sa araw na ito, binibigyan ko ng tinig ang 13 milyong may kapansanan sa buong kapuluan. Ang mga batas ay kinakailangan natin na maging inclusive. At ito dapat ay tumutugon sa pangangailangan ng mga pamilya. Samantala, naghain din ng CONA ang ilang party list nominee, gaya ni dating senador at dating DILG Secretary Joey Lina na nais pumasok sa Kongreso bilang kinatawan ng Ang Kumadrona party list. Kabilang rin ang dating tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na si Celine Pialago bilang first nominee ng Malasakit Movement. Sakaling pala rin na manalo, isusulong anya ni Pialago ang pagkakaroon ng standard benefits sa mga social at barangay worker. Nang matanong kung nakahanda ito na makatrabaho ang Makabayan Block bilang dating tagapagsalita ng NTF-LCAC, sagot ni Pialago, "Kung maganda po ang layunin ng NTF-LCAC at maganda naman po talaga ang kanilang nasimulan, ako po ay makikipag-kaisa po sa NTF-LCAC. Makakaasa po ang NTF-LCAC na magiging boses din po nila ako sa Kongreso." Kabilang din sa naghain ng CONA ay ang Bombero Party List na nais ding mabigyan ng benepisyo ang fire rescuers sa bansa at mapalakas pa ang volunteerism. Bernard, bukas ay wala pa tayong natutunugan na malaking personalidad na pupunta dito sa COC filing venue para maghain ang kanilang kandidatura para sa 2022 elections. Pero nauna lang sinabi nung tagapagsalita ni Vice President Lenny Robredo na magkakaroon siya ng official announcement alas 11 ng umaga yan bukas. At ating aantabayan ng Bernard kung ano pa yung magiging development bukas pagkatapos nitong magiging announcement ni VP Robredo. Kung ito ba ay may kinalaman sa posibleng pagtakbo niya sa pagkapangulo. Muling nagpaalala ang pambansang pulisya sa mga kandidato na patuloy na nagdadala ng maraming supporters sa pag-file ng Certificate of Candidacy para sa 2022 national elections. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Elizar, nalalabag ang physical distancing na bahagi ng health protocols at nailalagay lamang ang kalusugan ng kanilang mga supporters sa peligro na dulot ng COVID-19. Pinapalalahan din natin ang mga kandidato na sa Mayo pa ang eleksyon kaya hindi pa kayo mananalo gaanuman kadaming supporters ang bitbitin nyo sa inyong pag-file ng COCs. Ilalagay nyo lang sa panganib ang buhay ng inyong mga supporters kung maging super spreader event ang pagdadala nyo sa kanila sa mga COMELEC offices. Kaugnay nito, pinadaragdagan pa ng PNP chief sa mga commander ang mga police ground lalo na sa huling dalawang araw ng filing ng COC dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga maghahabol na makapaghain ng kanilang kandidatura. Mas mahigpit ang ginagawang monitoring ngayon ng Philippine National Police sa mga aktibidad ng rebeldeng New People's Army o NPA. Ito ay upang mapigilan ang mga ito sa paniningil ng permit to campaign fee sa mga politiko ngayong panahon ng halalan. Ito ang balita ni Leia Ilata.
Pinalalakas ng pamunuan ng Philippine National Police ang intelligence gathering ng mga pulis sa ground lalo na ngayong nalalapit ang 2022 national elections. Ito'y upang agad na mamonitor ang ginagawang pangingikil ng New People's Army sa mga kandidato sa pamagitan ng pangungulekta ng permit to campaign. Nanatiling isang malaking banta sa eleksyon ang CBP and PNDF, kaya inatasan ko na ang ating mga area commanders and unit commanders sa lalo pang palakasin ang kampanya laban sa kanila, dahil naasahan natin na muli na namang mangunguna sa mga extortion activities yung mga ito sa mga kandidato. Nakiusap din si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa mga kandidato na huwag magbigay sa NPA para lamang makapangampanya sa mga malalayo at liblib na lugar. Nagpapalaro rin ako sa mga kandidato na huwag patulan itong illegal na gawain ng mga rebelteng komunista. Sama-sama nating siguraduhin na magiging malinis at maayos ang eleksyon sa susunod na taon. Nangako naman si Eliazar sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad mula sa filing ng COC hanggang sa maideklara ang nanalo sa halalan. Nauna nang binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga rebelding komunista at political warlords na lumayo at huwag manggulo sa national at local elections. Bukod sa mga rebelde, patuloy rin ang kampanya ng PNP laban sa mga private armed groups, lalo na sa mga lugar na mataas ang naitalang election crimes noong mga nakaraang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan na ng Department of Education ang 59 na mga eskwelahan na inisyal na makakasama sa pilot testing ng limited face-to-face classes. Sisimulan sa November 15 ang pilot study at tinatayang matatapos sa Enero. Ito ang balita ni Janice Inhente. 59 pa lamang sa mahigit 100 paaralan na target makasama sa pilot study ng limited face-to-face classes ang pinangalanan ng Department of Education. Sa inilabas na listahan, tatlong elementary school at isang high school ay mula sa probinsya ng Masbate. Isang integrated school sa Aklan, dalawang elementary school sa Antique, 12 elementary at high school sa probinsya ng Cebu, 24 na paaralan sa Zamboanga del Sur at isa naman sa Zamboanga Sibugay, 6 sa Lanao del Norte, 7 sa Sarangani at 2 sa North Cotabato. The DOH transmitted to DepEd the selection of 59 public schools out of the 638 nominated schools that passed the granular risk assessment as minimal to low risk as of the October 2 data. Dahil hindi po natin makumpleto yung 100, ay the DOH will have a rolling assessment of the remaining schools periodically, transmitting to the Department of Education every Monday until we are able to complete the 120. Kabilang rin sa pinag-aaralan pa ng DepEd kasama ng Interagency Task Force ang pagkonsidera sa mga paaralan na nasa urbanized cities gaya ng National Capital Region na nais makilahok sa physical classes. It is part of our discussions already with our experts to include certain areas like National Capital Region if and when the hospital utilization declines here in Metro Manila. We are coordinating now with our child health experts and our TAG experts on how we can be able to include urban areas in these levels of classification for the pilot implementation, because right now, most of the urban areas are in high alert levels. Ayon sa DepEd, November 15 na magsisimula ang pilot implementation ng face-to-face classes kasabay ng pagsisimula ng second academic quarter. Magtatapos naman ang pilot study ng January 31, 2022. We start on November 15 the face-to-face classes at tinoon po natin yan doon sa umpisa ng academic quarter 2 ng ating school calendar. Pagkatapos ng pilot study ay pag-aaralan ng DepEd ang nakolektang datos at saka ipipresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang rekomendasyon kung dapat bang palawigin ang face-to-face classes. Kung aaprubahan ng Pangulo, sisimula ng expansion sa March 7, 2022. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.
Hinihintay pa rin ng Philippine Food and Drug Administration ang resulta ng clinical trial ng Sinovac COVID-19 vaccines para matukoy kung aaprubahan ang amendment ng emergency use authorization nito para magamit na bakuna sa mga bata. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, nakaantabay pa rin sila sa resulta ng Phase 3 clinical trial ng Sinovac Biotech para sa karagdagang impormasyon hinggil sa kanilang COVID-19 vaccines. Paliwanag ng FDA, kakaunti ang bilang ng mga batang lumahok sa Phase 1 at Phase 2 ng clinical trial ng Sinovac vaccines. Kaya hinihintay pa rin ang resulta ng Phase 3 na dadaan pa sa evaluation ng Vaccine Experts Panel. Buwan ng Hulyo ngayong taon na magsumiti ng amendments ang Sinovac para magamit ang kanilang bakuna sa mga batang edad 3 hanggang 17. Sa ngayon, ibinibigay lamang ang Sinovac sa mga individual na 18 to 59 years old. Lumalabas sa bagong pag-aaral na tulad ng Sinovac vaccines ng China, bumababa rin ang bisa ng mRNA vaccines gaya ng Pfizer pagkatapos ng 6 na buwan. Ayon kay Infectious Disease Expert at Vaccine Expert Panel Member Dr. Rodjin Sulante, dahil dito posibleng tauna na rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa hinaharap. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hindi dahil sa Delta variant, kundi posibleng dahil sa pagbaba ng bisa ng COVID-19 vaccine habang lumalaon, kaya nababawasan ang proteksyon na naibibigay ng bakuna. Ito ang resulta ng mas malawakang pag-aaral na ginawa ng medical journal na The Lancet. Ayon pa sa pag-aaral, hindi ito eksklusibo lamang sa Chinese-made vaccine, kundi nakita rin sa Western vaccine ng Pfizer. Mula sa 90%, nagiging 75 hanggang 78% na lamang ang effectiveness ng Pfizer makalipas ang 6 na buwan. Ayon kay Infectious Disease Expert at Vaccine Expert Panel Member Dr. Rodjin Sulante, patunay ito na kailangan talaga ng dagdag na dose ng mga nabakunahan, lagpas 6 na buwan, anuman ang kanilang natanggap na COVID-19 vaccine brand. Even without this variant, no, there is really a waning immunity through time. So meaning, bumaba ang antibody natin from these vaccines pag tumatagal na tayo na nabakunahan. Okay? Ayon kay Dr. Sulante, dahil sa mga ganitong pag-aaral, mas lumilinaw na ang mga paraan na dapat gawin upang maagapan ang pagkakasakit. Anya, posibleng sa hinaharap ay maging tulad na rin ng flu vaccine ang COVID-19 vaccine na ibinabakuna taon-taon. And like other infection, like let's say flu, no, or influenza, we always had that vaccination every year to maintain our protection against influenza. So ito yung nakikita natin ngayon na mukhang may kahawig na siya dito, na parang we can have a yearly vaccination because of the waning immunity of this vaccine, and that's part of the consideration now sa ibang bansa na most likely every year we'll have an annual COVID-19 vaccine. It takes a higher antibody for you to be protected. So you have to have a sustained antibody for you to be protected. Maraming mga mayayamang bansa ang nagsimula na ng pagbibigay ng booster shots sa kanilang mamamayan, tulad ng Amerika at United Kingdom. Sa Pilipinas, sa pagkasunduan ng VEP, DOH at All Experts Group o AEG, na hindi muna magbigay ng booster doses dahil sa kakulangan pa ng supply ng bakuna at kawalan ng go signal mula sa World Health Organization. Kaya ayon kay Dr. Sulante, sa ngayon, kailangang magdoble ingat kahit na bakunado na kontra COVID-19. Anya, kapag ang mga fully vaccinated ang nagkaroon ng impeksyon, ay posibleng mag-develop ng ibang variants. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng pamahalaan na magkaroon ng 6 hanggang 8 months na revaccination cycle. Samantala, itinaas naman ng National Task Force Against COVID-19 sa 80 to 90% ang target vaccination rate sa bansa bago ang 2022 elections. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Kung sa Western countries, ongoing na ang pagkakaloob ng vaccine booster shots sa vulnerable population kontra COVID-19, sa Pilipinas, kinukonsidera pa lamang ng pamahalaan ang tinatawag na 6 to 8 months vaccination cycle. Ayon kay Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, may plano ang pamahalaang magkaloob ng vaccine booster shots pagkatapos ng 6 hanggang 8 buwan mula nang ipagkaloob ang second dose ng bakuna. Gayunman, prioridad dito ang healthcare workers at hinihintay pa ang rekomendasyon ng World Health Organization at Department of Health. Kasama yan sa namin tinatawag namin 6 to 8 month vaccination cycle. Meaning, pagka once na nagkaroon na ng approval sa WHO at saka DOH na pwede na natin bakunahan ang ating healthcare workers ng third dose, meron na po tayo nakalaan. At nakita po namin na yung 777 na healthcare workers na nauna natin binakunahan noong March, uunahin na po natin yan either November or maybe January. Sa kasalukuyan, 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang i-roll out ang COVID-19 vaccination sa bansa sa health workers. Samantala, 80-90% na sa 110 million population ng bansa ang target ng mabakunahan ng gobyerno kontra COVID-19. Katumbas ito ng 88-79 milyong mga individual at kinakailangan itong magawa bago ang 2022 elections. Kinailangang baguhin ang vaccination strategy dahil sa banta ng Delta variant at isasama sa prioridad ang mga kalapit probinsya ng Metro Manila. Yun ang isang nakitang realization namin na parang recalibrate natin yung ating strategy. Kasi dati noon NCR plus 6, man ganun. So ibig sabihin parang sineparate natin yung NCR. Ngayon ang gagawin namin, we will make NCR region 4A at saka region 3 as one. Ipepresenta pa sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang updated vaccination plan. Pinalawig naman sa 8 ospital sa Metro Manila ang pilot vaccination ng mga edad 12-17 na may comorbidities o health condition. Isasagawa ito sa October 15 sa National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, Fidel Mundo Medical Center, Philippine General Hospital, Makati Medical Center, St. Luke's Medical Center at Philippine Children's Medical Center. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi naabot ng mahigit 50 bansa ang target ng World Health Organization o WHO na mabakunahan ang hindi bababa sa 10% ng kanilang populasyon. Ayon sa WHO, ito ay dahil pa rin sa problema sa vaccine inequity. Ito ang balita ni Nina Armilio. Not meeting that target is really, it's heartbreaking. And it's more than heartbreaking. It's more than frustrating. It's beyond words, I have to say, because if we had used the more than 6 billion vaccines that have been administered to date differently, we would be in a very, very different situation right now. Ikinalulungkot ng World Health Organization o WHO na hindi naabot ng 59 na bansa ang target na mabakunahan laban sa COVID-19 sa at least 10% ng kani-kanilang populasyon hanggang sa katapusan ng Setyembre ng taong ito, batay sa datos na inilabas ng Oxford University na Our World in Data. Kabilang sa mga bansang hindi pa nakaaabot ng target vaccination as of October 4 ay ang Chad, Tanzania, Burkina Faso, Nigeria, Ethiopia, Ghana at iba pa na karamihan ay nasa African region. Ayon kay WHO COVID-19 Technical Lead, Dr. Maria Van Kerkhove, ito ay dahil sa vaccine inequity o ang hindi pantay na distribusyon ng mga bakuna sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na bansa. Aniya, ang vaccine inequity ang nagpapaninga sa pandemya. From the countries that are providing that information, the rate of hospitalization and of death is by far, really among those who are unvaccinated. And this is because either people do not have access to the vaccine and they're not reaching those individuals in all countries. So hospitalizations and deaths are happening among unvaccinated.
Dagdag pa ni Dr. Van Kerkhove, bagamat nakakita na ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lahat ng rehiyon sa mundo, maliban sa Europa, hindi pa natatapos ang pandemya, lalo na at nananatiling puno ang mga intensive care unit ng mga ospital sa buong mundo. Aniya, kailangan gamitin ang mga tool o kasangkapan na mayroon tayo upang patuloy na mapababa ang mga kaso ng COVID-19. Kabilang narito ang pagsusuot ng face mask at ang physical distancing. Dagdag pa ng WHO official, kung patuloy na magpapanggap ang marami na wala na ang virus, ay hindi titigil ang pagkalat ng nakahahawa at nakamamatay na sakit. You should be bothered by this pandemic. I mean, I think all of us are bothered by this pandemic. It's not over. In no uncertain terms should there be any ambiguity in this response. This pandemic is not over. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umangatlo ang lalawigan ng Rizal sa buong bansa sa nakapagtala ng may pinakamaraming kaso ng COVID-19 ayon sa huling ulat ng Department of Health. Sa Baguio naman, naitala ang pinakamataas na COVID-19-related deaths noong Setyembre simula nung magkaroon ng pandemya. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa kabila ng implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa lalawigan ng Rizal, ito ang nakapagtala ng ikatlo sa pinakamaraming bilang ng COVID-19 cases sa bansa, ayon sa Department of Health. Nito lamang October 3, mayroong 558 new cases sa probinsya, mas mataas kumpara sa 351 new cases noong October 2 at 430 naman noong October 1. Samantala, nakapagtala ng pinakamataas na COVID-19-related deaths sa Baguio City nitong nakaraang Setyembre, simula noong magkaroon ng pandemya. Subalit paliwanag ni Mayor Benjamin Magalong, bumababa na ang naitatalang namamatay sa virus sa syudad, kasabay ng pagdami ng bilang ng mga nababakunahan. Pero yung death natin talaga bumaba na. Dati natin nag-average tayo ng 8. Ngayon bumaba na siya ng 6 na death. Tuloy-tuloy yung ating vaccination. In fact, tinanggal na natin yung stops. It's now open. Open na ngayon ang vaccination. Punta ka lang doon, pa-vaccinate ka. Nananatili namang mataas ang utilization rate sa mga ospital sa Baguio City. Kaya tuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay sa borders at pagkontrol sa galaw ng mga residente. Sa Batanes naman, bumilis ang hawaan ng COVID-19 sa ilang bayan, partikular na sa Ivana, na ngayon ay nasa critical risk na pagdating sa epidemic risk classification ng Department of Health. Ang mga bayan naman ng Basco, Mahataw, Uyugan at Sabtang ay nasa kategoryang high risk. Ibig sabihin nito, tumataas pa rin ang bilang ng aktibong kaso sa nakalipas na 2 linggo o mataas ang average daily attack rate. Inirekomenda na ng DOH ang granular lockdown sa mga purok, sitio o barangay na may matataas na kaso. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng Department of Tourism ang pagpapalakas ng turismo sa bansa upang makabawi ang ekonomiya sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon sa kagawaran, malaki ang maitutulong sa industriya kung aalisin na ang travel restrictions sa mga minor de edad at may katandaan na. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, kailan malalaman kung aalisin na ba ang travel restrictions sa mga bata at matatanda? Bernard, ayon kay Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, bukas ay magkakaroon ng pagpupulong ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Aniya, malaki ang posibilidad na dito ay magdesisyon na ang ahensya na alisin na ang age restriction sa leisure travel. Pinapayagan na ang non-essential cross-border travel sa ilalim ng ilang mas magaan na restriksyon. Ngunit bawal pa rin ang paglabas ng mga individual na 17 taong gulang pababa at mga higit 65 years old sa ilalim ng Alert Level 4 sa National Capital Region. Ngunit umaasa ang kalihim na maalis na ang age restriction dahil aniya, napipigilan ang mga pamilya na mag-travel dahil dito. Hindi naman yan mag-out of town kung hindi kasama mga anak niya. So, yun ang one of the reasons bakit hindi pumupunta.
Ayon naman kay Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., malaki ang maitutulong ng turismo sa pagbubukas ng ekonomiya sa bansa, lalo pa kung bakunado na ang mga menor de edad. So kung vaccinated na yung ating mga children, most likely na doon na yung tinatawag consumer's confidence na ngayon na yung buong pamilya pupunta doon sa dining area, pupunta doon sa mga tinatawag natin mga tourism spot. Sa kasalukuyan, ilan sa mga pangunahing tourist destination sa bansa ay nakapagbabakuna na ng halos lahat ng kanilang mga tourism worker. Magbibigay daan ito sa mas ligtas na pagbubukas ng turismo at pagbangon ng kabuhayan ng maraming mamamayan. Bernard. Mm-hmm. Asher, ito ba ay kung sakaling payagan na sa buong bansa agad ipatutupad o meron lang munang partikular na lugar na papayagan? Bernard, wala pang binibigay na anumang detalye kaugnay kung saan particular na ipatutupad itong no age restriction. Ngunit inaasahan natin na ito ay magiging ipatutupad ito sa lahat ng mga lugar sa bansa dahil ang layon dito ng Department of Tourism ay ang makapag-travel yung mga pamilya papunta mula yan sa NCR, papunta sa ibang mga probinsya o dun sa iba pang mga probinsya papunta ng ibang mga tourist destination sa bansa. Kaya ay nasa natin na maaaring magbigay sila ng provision o pagbigyan nila ang or payagan nila na makapag-travel ang mga mabata na age 12 or 17 pababa at ang mga ang higit 65 years old sa iba't ibang lugar sa bansa. Aantabay tayo sa mga update kaugnay niyan kung papayagan na nga yan sa bukas sa pagpupulong ng IATF. Bernard. At ito ba, Asher, ay para lamang sa mas mababang alert level o maaari na rin ikonsidera yung alert level 4 kung halimbawa ay fully vaccinated naman ang isang turista? Sa ngayon, ang pinakahinihiling ng Department of Tourism ay buksan ito sa mga lugar, particularly dito sa National Capital Region kung saan nasa ilalim ngayon ng Alert Level 4 dahil sa ngayon, Bernard, ay pinagbabawal nga maging ang paglabas ng mga bata at yung mga matatanda na mahigit 65 years old. Kaya yun doon naman sa ibang mga lugar dahil hindi pa naman pinatutupad ang alert level at pinatutupad lang yung iba-ibang mga quarantine classifications ay nananatili naman yan depende sa kung ano yung mga polisiya doon saan, kung saan sila or kung ano yung quarantine restrictions sa kanilang mga lugar. Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Matapos ang 11 taong pagkakaantala sa konstruksyon at 3 beses sa groundbreaking, bubuksan na bukas, October 7, ang International Airport sa Barangay Alobo, Daraga Albay. Tanging domestic flights lamang muna ang magiging operational sa paliparan. Nasa 2 milyong pasahero ang maaaring saludarin ng BIA sa loob ng 1 taon. Ayon kay Bicol Regional Development Council Chairman at Legazpi City Mayor Noel Rosal, ang pagkakaroon ng international airport sa Bicol ay makatutulong sa paglago ng ekonomiya at ng rehiyon at mabibigyan ng trabaho ang maraming Bicolano. Opisyal nang itinalaga bilang standard bearer ng partido ng Asenso Manileño si Vice Mayor Honey Lacuna upang subukan na maging susunod na alkalde ng Lusod ng Maynila kapalit ng presidential aspirant na si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Samantala, naghain na rin ang kanyang Certificate of Candidacy bilang Vice Mayor ng Mandaluyong City si Mayor Menchi Abalos na matatapos ang termino sa susunod na taon. Ito ang balita ni JP Nunez. Naghain na ng kanyang kandidatura bilang susunod na mayor ng lungsod ng Maynila, si Vice Mayor Honey Lacuna. Si Lacuna ang itinalagang standard bearer ng Partido Asenso Manileño kung saan makakatambal niya si Manila 3rd District Representative Yul Servo bilang Vice Mayor. Ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating punong lungsod, sa iyong pag-alalay at pagkilala sa akin bilang iyong kaagapay at di lamang isang spare tire.
sa pagkakataong ito, ang iyong partner at binansagan mong honey bakuna ay higit mong pinaniniwala ang makakapagpatuloy sa lahat ng ating mga sinimulan. Isang hamon na buong tapang kong haharapin na may sapat na karanasan, hinubugnan na mahaba-habang panahon at nalagpasan na ang napakaraming pagsubok. Maging si Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy bilang Vice Mayor ng lungsod. Matatapos ang kanyang termino bilang alkalde ng lungsod sa susunod na taon. Makakatandem ni Abalos ang kanyang biyanan na si dating COMELEC Commissioner Benhur Abalos Sr. na tatakbong mayor ng Mandaluyong. Naghain na rin ng COC si Caloocan City 1st District Representative Along Malapitan para tumakbo bilang susunod na alkalde ng lungsod. Habang ang kanyang ama naman na si Mayor Oka Malapitan, susubok na pumalit na congressman ng unang distrito ng Caloocan. Re-electionist naman ang mayor ng Pateros na si Miguel Ike Ponce. Habang tatakbo naman bilang councilor ng Quezon City, ang celebrities na sina Aiko Melendez at Bobby Andrews. Samantala, magsasanib puwersa naman ang dalawang dating magkatunggali na sina incumbent Bulacan 2nd District Representative Jonjon Mendoza at Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Kakandidato sa pagkagobernador si Alvarado habang Vice Governor naman si Mendoza. Inalis na natin ang alitan. Kinalimutan natin yon. Dahil sa epidemyang ito, kailangan sama-sama tayo. Baliwala lahat ito kung hindi natin matatalo at masusolusyunan ang problema ng epidemyang ito. Sa Iloilo naman, magkakasabay na naghain ng COC ang buong kampo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na muling tatakbo sa pagkaalkalde. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag ng Malaysia ang ambassador ng China sa bansa para magbigay ng paliwanag sa ilegal na pagpasok ng mga Chinese vessels sa teritoryo ng bansa. Ito ang balita ni Mavic Carfiello. Bilang protesta sa pagpasok ng walang pahintulot at sa mga gawain ng mga Chinese vessels sa Maritime Economic Zone ng Malaysia, ipinatawag ng pamahalaan si Chinese Ambassador Uyang Yujing upang ipaabot ang posisyon ng bansa laban dito ayon sa Malaysian Foreign Ministry. Inakusahan din ng Ministry ng Malaysia ang China sa paglabag nito sa local at international law sa pagpapadala ng kanilang mga barko sa coast ng Sabah at Sarawak na bahagi ng Malaysia sa Borneo Island. Noong buwan ng Hunyo, 16 na Chinese military aircrafts ang pumasok sa airspace ng bansa at naging dahilan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pare-parehong may territorial dispute sa China ang mga bansang Vietnam, Pilipinas, Brunei at Taiwan sa South China Sea. Ito ay ikalawang beses na ipinatawag ang Chinese ambassador sa Malaysia upang magpaliwanag tungkol sa mga ilegal na pagpasok ng Chinese vessels at aircraft sa bansa ngayong taon. Nananatili naman ang posisyon ng Malaysia na ang lahat ng mga aksyon nito ay naaayon sa international law upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa at karapatan sa mga nasasakupan nito. Mavi Carfiello, UNTV News and Rescue Malaysia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inakusahan ng isang whistleblower ang social media giant na Facebook na inuuna nito ang pagkakaroon ng kita kaysa kaligtasan ng mga gumagamit nito. Batay kay former Facebook data scientist Francis Hogan, nakakasama sa mga bata ang Facebook products at nakapagpapahina sa demokrasya. Ito ang balita ni Klein Singka. Sa pagdinig ng U.S. Senate Commerce Subcommittee on Consumer Protection, sinabi ni dating Facebook data scientist na si Francis Hogan na dapat magkaroon ng mas istriktong pangasiwa sa social media company na Facebook dahil delikado ito sa mga bata at maaaring panggalingan ng political violence at mga maling impormasyon. Maraming tiniligsan ng dating Facebook employee ang social media giant at iginiit ang profits over safety strategy sa pamunuan nito at kay CEO Mark Zuckerberg.
Aniya na bigo ang kumpanya na magpatupad ng pagbabago sa Instagram kahit may ginawang internal research na nagdudulot ito ng panganib sa ilang teenagers at din ito pagiging tapat sa paglaban sa maling impormasyon. Pinatunayan niya ang mga aligasyon sa pamamagitan ng libo-libong pahina ng internal research documents na palihim niyang kinopya bago nito iwan ng trabaho sa Civic Integrity Unit ng kumpanya. Samantala, nagpresenta rin siya ng mga paraan kung papaano mapapanatiling ligtas ang paggamit ng Facebook. Gaya ng ibang social media companies, gumagamit ng Facebook ng algorithm upang i-rank at rekomenda ang content sa news feeds ng users. Kung nakabatay sa engagement ang ranking tulad ng likes, shares at comments, maaaring maging vulnerable ang users sa manipulasyon at misinformation. Ilan naman sa tinitingnan ng Senate Subcommittee ang epekto ng Instagram sa peer pressure, mental health at body image problems na nagdudulot ng eating disorders at suicidal thoughts sa mga teenagers. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinanawagan sa England ang mas maigting na vaccination upang maiwasan ang winter COVID-19 surge. Ito ang balita ni Early Briones. Sa layunin na hindi ma-overwhelm ang National Health Service o NHS sa paparating na winter, dapat bilisan ng British government ang pamamahagi ng COVID-19 boosters para sa mga taong mataas ang bantang mahawa ng sakit, gayon din ang second shots para sa mga teenager. Ayon kay Professor Neil Ferguson ng Imperial College London, maingat ang vaccine strategy ng England sa mga nakalipas na buwan kung saan iisa pa lamang ang vaccine shot na natanggap ng maraming teenager at hindi agad naibigay ang kinakailangang boosters para sa pinaka-vulnerable na mga individual. Dagdag pa nito, hindi patiyak kung magkakaroon ng matinding wave of infection sa taglamig. Subalit dahil sa mataas na bilang ng kaso sa bansa na pumapalo na sa 30,000 kada araw, magiging under pressure na ang NHS kahit sa pangkaraniwang pagtaas ng kaso. Sa mga high risk na 12 to 17 years old lamang, iniaalok ng NHS ang 2 doses ng COVID-19. Samantalang ang mga malulusog na bata, eligible lamang sa isang shot. Taliwas ito sa ginagawa sa France, Spain at Denmark. Bukod dito, may booster shots na ibinibigay sa mga health at social worker, subalit pagkatapos pa ng 6 na buwan mula nang matanggap nila ang second shot. Binigyang diin din ni Ferguson na upang maging under control ang pandemya, dapat palawigin pa ng UK government ang vaccination coverage nito at matiyak na maabot ang pinakamataas na population immunity. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasangbahay, dumako na tayo sa ating health update, weather at traffic plus trivia ngayong gabi. Unahin muna nating alamin ang sitwasyon po ng ilang mga lansangan sa Metro Manila. Tignan po natin ang Marcos Highway. Sa mga nangagaling po ng Quezon City at pauwi ng Marikina o di kaya dyan sa may Kainta at Antipolo, Rizal, sa ngayon po, itong area papunta dyan sa may area po ng Rizal ay walang masyadong maging problema. Light traffic po, light to moderate. Mula po dyan sa may Katipunan all the way hanggang dito sa may kanto po ng Ligaya. Papunta po dyan sa may area naman ng Marikina at Kainta. Yung kabilang side naman, kung galing po kayo dyan sa may area po ng Kainta, going po ng QC, ngayon po ay wala rin maging problema dito po sa may kanto ng Kalumpang area, going po yan ng SM Marikina at sa may area po ng Katipunan. Dumako tayo sa EDSA Caloocan. Kung galing naman po kayo ng Muñoz, light traffic po ang northbound lane ng EDSA Caloocan. Kung kayo po ay galing ng Balintawak, walang maging problema all the way po hanggang sa may monumento. Nung kabilang side naman, pa southbound, light traffic din. Walang masyadong magiging problema po papunta ng Balintawak area at ng Muñoz. At kahit kung kayo po ay didiretso ng Cubao, light traffic din po ang southbound ng EDSA. Tingnan po natin ang NLEX. Sa NLEX naman po, wala rin masyadong magiging build-up, lalo na po sa mga tollbooth, kaunti lang, pero makalagpas po dyan, maluwag naman po ang buong kahabaan ng North Luzon Expressway, pabalik o papunta po dito sa may area na ito ng NLEX. Para naman sa ating COVID-19 updates, narito po mga datos mula sa DOH from October 2 hanggang ngayong araw, October 6. Sa kabuuan ay umaabot sa 2,622,917.
ang confirmed COVID cases sa Pilipinas. And today, nakapagtala ang DOH ng 9,868. Mas mataas po yan ng 813 na kaso mula po kahapon. Umaabot naman sa 112,807 ang bilang po ng mga aktibong kaso sa bansa. Mas mataas din po yan ng 9,730 compared yesterday. Sa bilang naman po ng recoveries, nasa 2,471,282. And today po, meron po nadagdag na 133 na mga bagong gumaling. Sa bilang naman po ng mga nasawi, wala pong naitala ang DOH ngayon dahil po ang kanilang systems ay inaayos pa rin sa kasalukuyan. Kaya ang total pa rin natin nasa 38,828. Para sa ating global tally, nasa 235,837,748 confirmed COVID cases po yan sa buong mundo. 4,817,369 naman ang bilang po ng mga nasawi sa buong mundo, habang nasa 6,345,714,603 ang ating vaccine doses administered. Para naman po sa ating weather update, malapit na po makalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Lani na binabantayan ng PAGASA. Huling namataan sa 670 kilometers west ng Calapan Oriental, Mindoro. Ito pong bagyong Lani ay walang direktang epekto po sa bansa, pero yung extension o yung trough na tinatawag ay umaabot po hanggang dyan sa may area po, kanluran ng Luzon. Samantala, isang LPA po sa labas ng Philippine Air Responsibility ang namataan ng PAGASA. Nasa 1,525 kilometers silangan po yan ng Visayas. Posible na maging bagyo dahil ito po ngayon ay nasa karagatan pa at posible pa rin lumakas. Papasok po sa Philippine Air Responsibility ang naturang LPA ngayong gabi at tatawaging Bagyong Marine. Trivia time po. Dagdag kaalaman po mga kasambahay. Alam nyo ba na ayon sa World Health Organization o WHO, dalawang infectious diseases pa lamang po ang tuluyang napapatay o nalilipol ng mga tao. Yan ay ang smallpox o yung tinatawag nating bulutong at rinderpest o yung salot sa mga baka. Dahil sa pag-unlad po ng karunungan sa siyensya, tuluyan na nating na-eradicate po ang smallpox. Ang huling natural case ay naitala noong October 25, 1975. Habang ang pangalawa naman na tuluyang na-eradicate ng tao ay ang sakit sa mga baka na rinderpest. Ang huling kaso nito naitala noon pang 2001. Ang COVID kaya kailan mawawala? Mahaba-haba pang usapan at kailangan po nating maghintay. Sana'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Nasa 37 barangay sa probinsya ng Capiz ang nalubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Lani. Kaugnay nito ay nagsasagawa na rin ng clearing operation at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Ito ang balita ni Pina Bacolinao. Bagamat kahapon pa inalis ang tropical cyclone wind signal sa buong probinsya ng Capiz, ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Lani. May ilang barangay sa lalawigan ang hindi pa humuhupa ang tubig baha. Batay sa record ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 37 barangay mula sa 6 na bayan sa probinsya ng binaha. 29 dito ang mataas pa rin ang level ng tubig. Pinakataas siguro is sa taga-Hawak, may araman taga-Tuhod, may araman kita areas, nga right field lang gid ang flooded. Sa bayan ng Sigma, 7 kalsada pa ang hindi madaanan ng mga sasakyan sa taas ng tubig. At sa barangay Dayhagon, sa naturang bayan, gumamit na ng mga bangka ang mga residente para makatuwid sa kabilang lugar. Sa Mambusaw naman, tinutulak na ng mga motorista ang kanilang mga motor dahil hanggang tuhod na ang tubig. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung ang pagkalunod sa baha ang dahilan ng pagkamatay ng isang lalaki na natagpuan ng rescuers sa barangay Santo Niño, Dumalag, Capiz. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng aerial assessment at clearing operation ang MDRRMO sa iba pang mga lugar sa lalawigan.
Fina Bakulinaw, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Umabot sa mahigit 25,000 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng Bulkang Taal kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLX, ito ang pinakamataas na volume ng sulfur dioxide emission o dami ng ibinugang asupre ng Bulkang Taal sa nakalipas na isang linggo. Ang pagbubuga ng asupre bunsod ng patuloy na magmatic degassing sa main crater ng bulkan. Nasa alert level 2 pa rin ang Taal Volcano at malaki pa rin anila ang tsansa ng pagsabog nito. Kaya naman patuloy na inaalerto ng PIVOLX ang mga LGU at mga residente sa palibot ng Taal Volcano. Sa iba pang balita, pansamantalang hindi ma-access ang website ng Senado dahil sa umunoy cyber attack. Ayon sa Public Relations and Information Bureau ng Senado, pansamantalang isinara ang kanilang website dahil sa umano'y na-detect na Distributed Denial of Service o DDoS attack. Nanggaling umano ang internet traffic mula sa iba't ibang bansa kung saan may mga nakita na fake accounts. Ang DDoS ay isang uri ng tangkang pabagsakin ang website o online service sa pamamagitan ng pagbigla ang pagbuhos ng internet traffic mula sa multiple sources. Ayon sa Senate probe, napansin ang cyber attack bandang alas 12 ng tanghali kanina. Ang naturang cyber attack ay kapareho rin umano ng umatake sa website ni Senator Richard Gordon noong nakaraang October 4. Ipinagtanggol ni Justice Secretary Minardo Guevara ang memo ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabawal sa mga cabinet official na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagbili ng medical supplies ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, hindi ito pagsuway o paglabag sa congressional prerogative na magsasagawa ng investigasyon. Ito anya ay protesta sa paraan ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan naapektuhan ang panahon ng mga executive official sa pag-aksyon sa mahalagang public health emergency. Binigyan diin ng kalihim na hindi ito kailangang lumala at maaari namang mapag-usapan ng legislative at executive branches para makapagpatuloy sa pagganap ng kani-kanilang mandato. Nasa 400 mga lokasyon sa iba't ibang panig ng mundo ang binisita ng Members Church of God International noong nakaraang linggo para sa kanilang feeding program activity. Isa na rito ang isang komunidad para sa mga visually impaired sa East Timor. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Isa ang East Timor Blind Union sa mga lugar kung saan regular na isinasagawa ng mga kapatid ang feeding program. Isa itong komunidad para sa mga may diperensya sa paningin. Ang pamilya ni Nanay Celestina na ipinanganak na visually impaired ang isa sa mga kinukupkup dito. Ang kanyang tatlong anak ay ipinanganak din na may problema sa paningin, kaya't alalahanin niya na danasin din ng mga anak ang diskriminasyon na kanyang naranasan. Awanoy na triste ho. E madalaro ma emhalo kita halo diskriminasyon ba ami ida ne ami sinti triste ya tempo ida ami sinti hanesan ladi akia ami moris ne ne bahaura si kau sinti triste los nomos hau triste ba sira na intolo ne kondisyon ne memang oras ne hanesan deficiencia matan hoto nomos haura si hanesan deficiencia matan hau triste may behaw na fatin hadumisira na itulo. Ang kanyang asawang si Alberto ay may regular na trabaho bilang kawani sa isang non-governmental organization. Subalit hindi talaga sumasapat ang kita nito para sa kanilang pamilya. O samfulan niyan, ami tinki fahe ba muro, fahe ba pulsa, lumos fahe ba hulihola fos,
Pwede ko lalabarik niya susuben, pwede ko lalabarik niya popok, namo sa misisidad yung malaran niya. At dahil MCGI cares, muling naghatid ng pagkain ang mga kapatid para sa mga naninirahan sa nasabing komunidad. At syempre, hindi mawawala ang pamamahagi ng grocery items mula naman sa MCGI Free Store na siya namang magtatawid sa pangangailangan nila para sa mga susunod na araw. How agradece ba Aman Maroma? No agradece ba MCGI na ba makuhilor Marco na presensya hene ho di halo interview bahaw? Bahaw agradece tebes hanesan em ho deficiencia agradece ba MCGI no mos ba Jesus ba Aman Maroma na ba makuhilor ne ho silalarang kuman belihitan may atu halo interview bahaw no obrigado tebes Aman Maroma. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito'y ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma 8:18 na nagsasabi, "Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang bahayag sa atin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.